Ay, pambike. Officer, nakapambike na helmet. Ang inang niya. Hello fellow riders, Tantan Santiago here. And for today's video, sasagutin natin yung isa sa mga kadalasang tanong sa ginawa kong video. Yung isa sa mga pinakaunang video ko regarding sa Aerox. And actually, yung pinakaunang video na in-upload ko dito sa YouTube as a motovlogger, yung presentation about the Yamaha Aerox 155. So, ang top topic na kadalasang natatanong sa akin is gano'n siya kalaki and mahirap ba siyang isingit sa kalsada? So, I made this video para makita ninyo ang ginagawa ko pagka gamit ko yung Aerox. So, yung filtering ko and yung singit style kung paano ginagawa ko. So, sit back and relax. Panoorin nyo to. So, nasa may Santa Mesa area tayo ngayon and papunta ako ng Mandaluyong. So, kadalasan ginagawa ko, filtering parate sa may gutter area. Pero, make sure na nakaabang ka parate sa preno and hindi ka nakapiga na nakapiga sa gas. Kasi may malaking chance na meron tumatawid from left to right. Kagaya ng mga bumababa sa jeep na hindi naman natin masisisi pero hindi sila tumitingin bago sila bumaba and bago sila tumawid. So, be very, very cautious with that. So, kagaya nito, may top back sa harap ko. Tansyado ko na yan kasi halos kasing lapad ng Aerox tong top box ni kuya eh. So, singit-singit, filtering pa rin. And ang ginagawa ko parate is filtering sa right lane. Kahit alam natin maraming galit sa ginagawa na yan, yan yung pinakamadaling paraan para sa ating mga motorista. And for me, mas safe ako sa ginagawa ko to kesa nagka-counterflow ako sa kaliwa. And the fact na mali din yun, ang pagkakaalam ko kasi, ang filtering is allowed if you're running below 30 kilometers per hour. Naitanong ko yan sa website nila and they said it's okay if it's not moving or it's moving for about 30 kilometers per hour or less. So that's okay. Pero ang counterflowing is simply wrong. Maling-mali talaga yon. So as much as possible, kahit single ka lang, wag na wag tayong kakain. Kayun, kagaya ni kuya, wag na wag tayong kakain ng kalsada sa pasalubong sa atin. Hindi na safe para sa atin, hindi rin safe sa kasalubong natin. Ayan, medyo tight yon, pero nakasingit tayo, di ba? Isa sa mga advantages ng naka-Aerox is yung lapad ng gulong. Kung mapansin mo yung motor ni Kuya Rider ng KFC, di ba? Pagka mga ganung sitwasyon, mag-ewang na kasi manipis yung gulong. Pero para sa ating mga naka-Aerox, malapad, mas better. So, I do suggest na huwag nyo nang palitin yung gulong nyo kasi mas mainam ng ganyan yan. Mas malapad, mas may traction, mas may kapit yung gulong natin sa sahig. And pagka lumiliko ka sa mga ganong sitwasyon na biglang may humihinto sa sakin sa harap mo, don't twist and go immediately. Always try to check on your left or kung kakanan kayo on your right kung merong sasakyan bago kayo sumigida. Kasi baka mamaya may humaharurot, hindi mo alam, lilipad na lang kayo pareho. So, pedestrian lane, ugaliin nating huwag harangan yan. Kasi kung kayo man ang tatawid yan, sigurado ako mainis kayo. Uy, e-bike! So, ito, filtering again, below 30 kilometers per hour, safe and okay. By the way, Shaw Boulevard, ito yung area ng Shaw Boulevard na may pinakamabahong amoy sa lugar na to. Hindi ko lang kung saan ang gagaling pero grabe, napakabaho talaga dyan sa area na yan.
di ba? Parang mas madali naman pag ganito, maluwag pa nga to eh. Tsaka pagka sisingit kang ganito, siguraduhin mong kaya mo, kasi pag hindi talaga kaya, huwag mo nang ipilit, diba? Kasi mamumroblema ka lang din eh. Tsaka pag tumama ka, sasakit lang yung ulo nung matatamaan mo, pero issue din sa'yo, diba? So isa pang payong, kaibigan, kung trip mo talaga sumingit na sumingit sa mga ganyang bagay, magdala ka ng pera. Kasi kung wala kang pera, wala kang pambayad, diba? Kakamot ulo ka na lang. So kung sisingit-singit ka, siguraduhin may pera ka. Uy, sports car, good luck. Agaya niya, nakasignal siya sa kanan. So, huwag ka na sumingit sa kanan, di ba? Yan, filter tayo sa gitna. To be honest, ang kalaban mo lang naman sa Aerox is mga side mirror. And kung mapapansin nyo, yung side mirror ni Aerox naka-extend pa outside of your handlebar sa mga grips mo. So, minsan ginagawa ko para mas madali, tinitiklop ko yung side mirror para mas masingit. Pero kadalasan hindi ko na nagagawa yon. And yun talaga ang nagpapalapad sa Aerox, yung side mirror niya. And nakasakto kasi yung height tsaka yung length nung side mirror mo sa side mirror ng ibang sasakyan. And also be wary with the signal lights na ginagamit ng mga cage or yung four wheelers, diba? Kasi kadalasan sa kanila nagsisignal naman, and that's one way of knowing kung saan talaga sila pupunta and kung anong direksyon ang lilikuan nila. O, diba, walang helmet, nasa Manila kami, so alam nyo na yan kung bakit. So to sum things up, mas malapad talaga si Aerox compared sa ibang 150cc engine na motor. And kung sa singit-singit ang pag-uusapan, kung i-compare mo siya sa Mio MXI, sa R150, sa mga ibang underbone, mas malapad talaga siya. So mahihirapan ka magsingit. And kung compare mo yung side mirror niya, yung stance niya, talagang hindi siya pang singitan. So kung hindi kaya isingit, huwag nyo na lang ipilit. Ganun na lang tayo. So ako, nakasanayan ko ng hindi singit ng singit with the Aerox. And ayun, wala pa namang accident so far. And hopefully, kayo din, hindi rin kayo maaksidente with your new Aerox. So always drive safe, guys. And wear your helmets. And don't forget to bring your racing kapote, kasi hindi natin alam kung kailan ulan. Bye-bye!